Hello guys, magandang hali po mga guys. Ngayon po, ituturo ko sa inyo po ang isang maikling-maikling video lang po na kung paano nyo maiwasang madaya sa pusoy, tong itch, lucky 9. Yan po, sama-sama na po yan. Kung paano nyo maiwasang madaya. Unang-una po, alam na ba natin na lahat ng sugal ay may daya. So, pero hindi naman po lahat ng ibig sabihin ay may nandadaya. Meron man pong parehas, hindi naman po lahat yung nandadaya. Meron lang po talaga mga ilan nila na mandaraya. So ngayon po, ang gagawin po natin ay kailangan pong malaman natin kung paano tayo hindi madadaya. So kung hindi natin maiwasan maglaro, so kailangan may kaalaman tayo para tayo hindi madaya. Bago po natin umpisan ay may shoutout nga po pala kay Mr. Dale Camiliano. O sir yan, na-shoutout na kita. Salamat po sa suporta sa panonood ng mga videos ko. O ngayon, start na po tayo. Una-una po sa pusoy, Lucky 9, tong itch, iwasan po natin madaya. Lalo na po, siyempre, unang-una pong gagawin natin ay, kilalanin natin yung mga kalaban natin, yung mga kalaro natin, lalo na kung perahan. Kilalanin natin kung malaki ang pera, kilalanin natin kung sila ay talagang hindi nandaraya o ayos lang maglaro, player lang na ayos. Kasi yun ang una-una pong alamin natin. So, pangalawa, kailangan, siyempre, lalo't ikaw ang puntos ka, sila ang bangka, dapat, alam mo kung paano ika-counter yung mga pandaraya ng mandaraya pagkahalip na sa halimbawa napalabang ka na hindi mo alam na mandaraya. So narito ang mga dapat gawin kung ano ang unang-unang gagawin mo para hindi tayo madaya. Ang ginagawa po ng mga yan ay nakita niyo naman po, iba ibinabahig pag nakakasa na niyan, titingnan, ibinabahig niya, ikinakasa niya. Doon pa lang po malalaman mo na nagbabahig na siya. Tapos yung pagbabalasa niya, iba. Hindi niya ginugulo yung kanya ibinahig. Ikinasa niya dito sa ibabaw, hindi niya ginugulo. Tapos gagamitan niya ng bottom deal, tsaka yung ganyan, tsaka yung mga second deal. Yan po. So pinakamaganda po niyan para hindi tayo madaya sa puso, itong itch, Lucky 9. Kada po mag-deal, bago po mag-deal, bawat deal, kailangan ikaw ang kakat. Pag pinakat niya, kuhanin mong baraha, balasahin mo uli. Balasahin mo ng marami. Katin mo ng ilang beses. Yung talagang halos binalasa mo na. Alam mo na gulo na yung kanyang kasado. So okay na yun. Hindi ka na madadaya noon. Parehas na uli yun. Yan po, ang pinakasimpleng paraan natin para tayo ay hindi madaya. Ang isa namang pinakamabigat na kalaban ay yung naituro ko din po sa inyo dati doon sa iba kong video, kung ano ipanood niyo din po kung may time kayo, na yung baraha ay may marka. Yan po ang pinakamabigat kalaban, lalo na po alam niya yung lahat ng baraha. Siyempre may marka siya po, nagmarka noon, alam niya po yun. Kaya napakabigat pong kalaban yun. Yung magdi-deal siya ng ganyan, second deal bibigay niya sa kanya, bibigay niya sa inyo second deal, kasi sa kanya yung nakukuha niya yun. Kasi nga may marka, nakikita niya lahat ng magaganda sa kanya pupunta. So yan po ang pinakamabigat kalaban. Pag ganun po ang kalaban niyo ay huwag niyo na palabanan. Ilan po may papayo ko. Sa puso ito, ngit, tsaka Lucky 9 po. Sana po, may natutunan kayo. Hanggang sa susunod po ulit.